Hello mga ka-alright! Okay! Ayan, tahan tayo ngayon ng pinakalumang tulay sa Minalabak. Come on! Hanapin muna natin yung dokumento. Nakasulat dito, Stone Bridge. Yeah. In the poblacion, there are two stone bridges put up by the religious order, financed by the public. They were under the supervision of Reverend Cayetano Alaganon, a 28-year-old preacher. There is no record as to when those were constructed. But according to old persons, those were constructed sometimes during the 18th century. Ibig sabihin, panahon pa ng mga Espanyol. So, ang tagal niya na. So, malalaman natin dito, hahanapin natin to. Alright? Sige. Sige, let's go guys! Ito ba yung pinakalumang tulay? Alright, let's see. Parang hindi ka mahuli. Oh yeah! Mahulog tayo. Hi, fans! Alright. Okay. Tingnan niyo yung date. So, dito merong date. Minalabak Bridge. So, G1A. 3092. Ewan ko anong ibig sabihin ng mga ito. Pero ang nakalagay na date dito is March 15, 1982. Ibig sabihin, hindi ito yung pinakaluma kasi 18th century pa yung luma na tulay. Ibig sabihin, hindi ito. So, mission failed. Hanap ulit tayo ng tulay. Alright. Tingnan natin sa iba. Alright guys, so nag-interview kami ng iba't ibang mga kakilala namin. Nag-interview kami ng mga tao kung saan nga ba yung lokasyon, kung saan makikita yung mga lumang tulay. And isa sa mga sinabi nila ay ito yung tulay na patungo sa paaralan ng elementary school ng Minalabak. So ito yung San Francisco. Pag tumawid ka dyan sa tulay na to, yan na yung elementary school. So kung mapapansin nyo, luma pa talaga yung nasa ilalim niya. Ayun. Yun yung mga bato, luma pa siya. Ibig sabihin, totoo, isa ito sa mga stone bridges. Pero ito, kung mapapansin nyo, parang ginawa na lang siya. Hindi na, pero may mga remains, makikita nyo yung ruins. Meron pa mga bato na maliliit. Tapos yung iba, mga malalaking bato, na talagang luma pa siya. So confirm, ito po yung isa sa mga stone bridges. Alright guys, so hindi lang pala dalawang stone bridges yung ginawa dito sa Minalabak. So meron actually tatlo. So ano yung tatlong ito? Ito. Isa sa mga nandito, ito, nakikita nyo. So yan yung isa sa mga bridges na stone bridge na ginawa pa noon. Sinasabi nila na 18th century bridge pa raw ito. So kung mapapansin natin, although bago na yung pakagawa niya, kasi nirenovate itong tulay na to. So parang imbornal na lang siya, pero noon tulay talaga siya. Alright guys, nandito tayo mismo sa may tulay na dating stone bridge. Pero hindi na ngayon kasi pinalitan na siya. So, kung mapapansin nyo, ayan ang dilim sa loob, ito. Matilim siya. So, at yung amoy niya, refreshing. Pero okay lang kasi nahanap natin yung pangalawang stone bridge. So, sobrang putik doon sa kabilang tulay. Pero okay lang, mas maputik dito. Oh yeah. So, nandito na tayo sa pinakahuling tulay na sinabi nila na pinakamatanda raw sa buong bayan ng Minalabak. And titingnan natin kung totoo nga talaga o mas matanda pa talaga yung lola mo dito. So, titingnan natin kung mas matanda ito o mas matanda yung lola mo. Alright? Pupunta tayo mismo sa ilalim ng tulay. Masyadong mataas. Ito na nga yung pinakalumang tulay. And kung titingnan natin sa itaas, parang hindi siya tulay. Siguro hindi mapapansin ng ibang tao na luma yung tulay. Pero mayroong tukturaok na manok. Ang ingay ng manok. Anyway, siguro na excited lang silang malaman na ito yung pinakalumang tulay sa buong Minalabak. Imagine, may nag-i-exist na lumang tulay sa bayan ng Minalabak na hindi pa nababago. So ito, talagang yung tulay pa mismo, probably 18th century ito. Kasi kung titingnan natin yung structure niya, ito. Yung mga ginamit na bato dito ay adobe. Yun yung mga ginagamit sa mga simbahan noon, mga tulay, yung mga luma, talagang panahon ng mga Espanyol. So, aligat, tingnan natin dito.
Ayan. So luma pa talaga siya. Pero kung titingnan mo, sa loob ng ilang daang taon, talagang halos kinaya ng tulay na ito na bitbitin lahat. Alright. Masaya lang ako kasi nahanap natin yung pinakalumang tulay. And imagine, sa loob ng ilang daang taon, nandito pa to and buong-buo pa siya. So, ito. Medyo may mga nakausili na pero buong-buo pa rin siya. So, sana ma-preserve ang tulay na ito and ma-appreciate ng ibang tao yung kahalagahan ng kasaysayan. Lalo na yung role na ginampanan ng tulay na ito para magkaroon ng mas magandang transportasyon ng mga tao. So, see you guys. Maraming salamat and parang ang sarap maligo pero tingnan nyo yung tubig. Refreshing. Oh yeah. Nakakatuwa. Pero noon sabi ng mga matatanda, malinis pa to. Okay guys, so don't forget to subscribe and click the bell button. Thank you.